Inihahandog ng Agricultural Training Institute, International Training Center on Pig Husbandry, Katuwang ang 95.9 Radyo Totoo ang Pinag-aralang Serye. Puntahan at talakayan ng pagbababuyan. Isang school on the air program na maghahatid ng kaalaman sa tama at wastong gawain upang mapalakas at mapalawak ang kaalaman sa pagbababuyan ng ating mga pig farmers na magsisilbing mga mag-aaral. Pakinggan ang iba't ibang aspeto ng tamang pagbababoy kasama ang mga eksperto, mga tips sa pig husbandry, pagsagot sa mga katanungang magbubunga ng produktibong kaalaman, at abangan pa ang iba't ibang mga exciting na pakulo kada linggo. Pig-aralang Serye, puntahan at talakayan ng pagbababuyan tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, mula 15 ng Mayo hanggang 4 ng Disyembre, dito lamang sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas, lakas ng katotohanan. Isang espesyal na umaga na naman po ating pagsasalu-saluhan ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang abilis po ng araw. Wari bagay isang araw lamang tayong hindi po nagkasama-sama at narito naman po tayo para maghuntahan. Hindi lamang basta kwentuhan. Dami pa nating impormasyon na malalaman. At napaka-interesante po ng ating pag-uusapan at patungkol sa entrepreneurship. Sino ba ang ayaw ng may negosyo? Sabi nga nila, hawak mo na ang oras mo, mas malaki pa ang kita mo. Kaya't huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Gising na mga katiwala at sabay-sabay tayong mag-inata, humigop ng masarap at mainit na kaping barako habang nakikinig sa mga impormasyon po makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bangon na po mga katiwala at kami po inyong samahan sa isang panibagong kwentuhan at talakayan na hatid sa atin ang ating mga kasamahan. Buhat po sa ITCPH, Ate Kim, Ate Susie, magandang umaga sa inyo. Kumusta kayo? Makakalikas ang umaga, Kuya Renz, Ate Susie, at sa inyong mga katiwala. Maayos naman ako at looking forward ako tuwing Biyernes ng umaga. Pinaghahandaan ko to, alas 7 pa lang. Nagti-TikTok na ako. Ibang paghanda pala ginagawa. Meron kasing TikTok ang ITCPH. Mamaya ko i-announce. Meron din kaming pig sining. Yan. So, ma-share lamang po. Yan. So, at lalo't hindi nga tayo nagkasama-sama nung nagdaang Biyernes. So, meron tayo, wala tayo last week. Yes. No? At Ate Susie, paano ba sinelebrate ang ating Independence Day? Ate Kim, na nagpalipad ako ng ibon. Ilang ibon pinalipad mo? Kaninong ibon? Yan, di, di ka tuloy makabawi. Hindi ka tuloy makabawi. Ano? Hindi pa kasi bumabalik yung pinalipad ko pong ibon. Hiniram mo lang ata. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama si Ate Kim, super excited kami kapag Webes na lang hapon. Ibig sabihin, kinabukasan na ng maaga-maaga ay maglilingkod na kami sa ating mga mahal na magsasaka o magbababoy. At syempre, para po sa ating mga focals, buhat sa Agonsilyo, Alitagtag, Kalaka, Kalatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Nicolas, Taal, Talisay, Tanawan, at Taysan na patuloy at hindi nagsasawa sa pagsuporta sa programa ng ETI-ITCPH. At ngayon, isa na namang mainit at interesanting balitaktakan ang tiyak na hatid ng ating programa. Kaya't patuloy na tumutok at makinig sa Pig-aralang Serye, huntahan at talakayan ng pagbababuyan. Kaya sa ating po mga katiwala na nakatutok mula po sa iba't ibang parte ng Batangas, textmate po tayo. Yan. I-text niyo po ang inyong mga katanungan o sesyon sa ating text line. Ito po mga katiwala, i-save sa inyong mga cellphone o isulat sa inyong mga kalendaryo o kung saan pwedeng isulat. 0936-687-1736. Inuulit ko po ang ating text line, 0936-687-1736. Ganyan din po abangan ang ating tanong of the day para po manalo kayo ng 300 pesos na load. Malaki-laki din po ito kaya tutok na at makinig. Ate Kim, sino ka pong eksperto ang ating mga kasama ngayong umaga? Tama ka, Kuya Ren. Sa panahong ito, malaking bagay ang merong magbibigay sa'yo ng load. At ngayong umaga, ang ating makakahuntahan muli
ang Chief ng Training Services ng ATI ITCPH na si Ma'am Amy G. Eguia, buong-buong pangalan, tandang-tanda na nila. Pwede na i-search sa Facebook. Yes, baka itong tanong of the day, hindi kaya. Ano ang initial ng yes. ating expert sa buwan ng Ayan, isang oras na balitaktakan habang ang ating mga nakikinig at humihigop ng kapeng barako. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Amy, Chang Amy. Yan. Good morning po. Hindi ako baka get over sa ibon ni Susi. Baka makapunta sa ibang bahay. Meron po, Sven. Okay. Umagang kay ganda rin sa inyong tatlo. It feels good to be back. Namiss ko to. Bali pa 2 weeks ko pa lang ito, pero parang nagiging body clock ko na ito tuwing Biyernes at gumigising ng maaga. Imagine mo, to alauna, gising na ako. Ganon. Isang karangalan po ang muli at makapaglingkod dito sa inyong programa at makapagbahagi na impormasyon sa ating mga katiwala, lalo't patungkol sa entrepreneurship. Sa inyo pong mga katanungan na ihahanda ngayong umaga, gagawin po namin ang lahat para masagot at matugunan. Kaya stay tuned in po tayo at huwag po tayo maglilipat ng estasyon. Tama po yun, no? Makinig, sagutin at manalo ng 300 pesos worth of cellphone load kung masasagot ng tama at angkop sa instruction ang ating tanong of the day. Inuulit ko po, tama at angkop sa instruction. Kaya makinig na, may natutunan ka na, may libreng load ka pa. Makinig, matuto at maging parte ng talakayan kasama si Chang Ami. Magbabalik po kami para umpisahan ang ating pag-aaral. Huwag po kayong maglilipat. Bagong paraan para histres ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium, with advanced cooling system. Lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. At sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Anong pantapat sa nagsusulputang sakit ng mga baboy? Bagsik ng Pigrolac. B. Bigyan sila ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers. Pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya gamit ang Microban GT. G. Gumamit ng supplement pampalusob. Vexan SP. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kaning baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Kuya Kim po. Ito ang mabagsik na paalala mula Pigrolac at Microban GT. Lamang ka, puprotektado ang alaga. Ito ang inyong katiwala sa serbisyo at tunay na balita. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng Katotohanan. Kami po ay nagbabalik. Kasama pa rin po ang ating mga ate, si Ate Kim at siyempre at si Ate Susi at ang ating pong teacher ngayong araw na ito, si Chang Ami o Ma'am Ami muna po pa rin sa ITCPH. Kung nung huling ere po natin, ako pinagtalakayan natin kung ano po o kung sino yung mga tinatawag po natin ng mga entrepreneur ngayong umaga. Nako, ang pagtutuunan naman natin ng pansin ay ang mga challenges at barriers to entrepreneurship. Wow, umi-English tayo ngayon. Dugo nga ilong ko eh. Wow. Okay. So, balikan lang po natin yung 5 stages of farm enterprise development. So, meron pong 5 stages. Sinasabi natin last week yung establishment, survival, early growth, rapid growth, and maturity or possible decline. So, dun sa establishment, pahabain lang natin o mas palawigin natin ang pagpapaliwanag. Sa stage na to, ang negosyo ay simple pa lang. So, marami siyang hinaharap na mga hamon na ang usual na hamon ay mark yung sa challenges regarding to market potential, such as gaano kalaki ba ang market na aking kakaharapin,
gaano karami ang kaya kong i-produce at paano yung pagbebenta ko. Pero nandun pa rin yung ano ba yung motivation ng farmer, ano yung gusto ko. And then isa rin sa challenge yung availability ng resources at saka yung basic na kaalaman niya sa pagninegosyo. So kailangan niya ang, since maliit pa yung negosyo, kailangan niya yung skill na makapag-negotiate dun sa mga sources ng finance o yung makakatulong sa kanya para meron siyang puhunan. So dapat ang key questions dito ay paano ba magiging profitable o kikita yung aking enterprise? Kasi ito makaka-apekto sa buong farm, sa kanyang buong negosyo. At paano ko ma-establish yung aking market? Kasi alam natin na marami na dyan sa market. Halimbawa, sa pagbababuyan, yung mga malalaking farm at saka may mga farm talaga, meron na silang talagang pinagdadalhan. Ngayon, kapag ka nagsisimula ka pa lang, nakikiamot ka lang dun sa kanilang market. So, paano ka makakapasok? Paano ka makaka-establish ng sarili mong market? And kaya, meron ba akong sapat na pera para ma-cover ko yung mga kakailanganin kong gastos para maitayo yung aking negosyo? So, dahil kahit simple pa lang yung organization sa stage na to, ang farmer, usually, siya ang gagawa sa lahat ng trabaho. So, kailangan ang focus niya ay masigurado niya na nakakapag-produce siya at yung kanyang na-produce ay nakakarating sa market at naibebenta para mag-survive yung kanyang itinatayong negosyo. Kasi kung hindi mangyari yun, mangyayari, mamamatay yung kanyang itinatayong negosyo. Mm-hmm. Ang second stage ay yung survival. So, pag nakalampas ka na doon sa establishment, survival, ibig sabihin, ang focus mo naman ngayon ay yung relasyon ng iyong kinikita at yung mga gasto. So, ang kalimitan, ang key questions dito ay, kaya ko bang kumita para ma-cover yung aking mga gastos or ma-replace yung aking mga capital investment, equipment, mm-hmm. ano? Kasi pinag-iisip pa na rin dito kung ako ba'y may enough ba akong kinikita para makapag-expand o makapag-diversify ng aking production. So, kailangan niyang i-consider sa stage na to, gusto ko pa bang magtrabaho para lumaki pa yung aking negosyo? Kasi kung ang desisyon na niya ay hindi, so doon lang siya sa survival magtatagal, hindi siya mag-grow. No? So para maging maka-advance siya sa early growth, kailangan niya yung pagtatalaga sa sarili na may commitment and determination. So yung kagustuhan mo na magkaroon ng negosyo, dapat nandun at pursigido ka. Sa third stage, which is the early growth, yung farmer, kailangan niyang mag-develop ng mas malawak na broader product and buyer base. Ibig sabihin, kailangan niyang masigurado na ang kanyang negosyo ay mananatiling kumikita. So, kailangan masigurado niya yung efficiency ng operation ng kanyang negosyo at kailangan yung tamang impormasyon para mas mapaganda niya kung paano niya pinamamahalaan ang kanyang negosyo. Kailangan niya ding mag-hire ng mas maraming skilled workers para makakope dun sa, dahil nasa early growth, tumataas ang production, dumadami ang iyong pagdadalhan na yung produkto at saka yung management ng activities mo. Marami na rin kasi mga activities. So, kailangan ng ating entrepreneur, although medyo simple pa rin ang stage na to, kailangan niya yung managerial skills and qualities para makakope doon sa mas komplikadong pamamahala ng kanyang negosyo at saka yung decision making. Ang stage 4 ay yung rapid growth. So, ang sinasabi, pagdating mo dun sa, nakalampas ka sa early growth, nasa rapid growth ko na, para manatiling lumalago yung iyong negosyo, kailangan mong mag-expand ka na. Ang expansion mo, it's either yung lumalaki na yung dati, meron ka lang 5 inahin, dumadami na yung nagdi-demand, so magdadagdag ka na ng inahin, o dadagdag ka na ng alaga para masagot mo yung mas maraming nangangailangan ng produkto mo, no? So, more products to sell, and kuminsan
dito na pumapasok yung value adding. So hindi lang yung baboy mismo ang ibebenta mo, baka pagdating ano dahil lang iyong market ay nag-expand na, baka kailangan mo nang may service ka na na katay ng baboy. Halimbawa, no? And then darating din ang stage na, uy, ang gusto nila, ano na, chop na, o tawag doon, yung mga choice cuts na, no? So, sa stage na to, kailangan nang mag-delegate nung entrepreneur ng managerial responsibilities niya. So, iba na rin yung kanyang paraan ng pakikipag-communicate and meron na siyang mga gawain na rutinary. So, dahil ano na, rapid growth na. So, kailangan niya ang mas malawak na managerial skills at dito pumapasok yung kasi lumalaki na yung negosyo, kailangan ay mag-improve yung kanyang entrepreneurial and managerial skills. And the last stage, yung maturity or possible decline, ano? Kasi pag hindi na, sabi ko nga last time, pag hindi ito naalagaan, naging kampante ka, ay posibleng akala mo okay na okay, bigla kang babagsak. Kasi dito sa maturity stage, wala ka ng growth or halos wala ka na rin expansion. So, nakarating ka na sa point of balance kung saan ang iyong production, ang iyong size ng iyong farm, yung market opportunities, at saka yung scope ng activities mo ay balanse na doon sa skills and vision ng farmer. Kumbaga, narating na, no? So, as long as the farmer and the farm business continue in balance, so, diretso, okay lang to. But, masusustain ang negosyo kung ito ay nakikita natin na kumikita pa rin at well-managed. Ngayon, may dito sa stage ng maturity, tuloy pa rin ang, although kumikita, tuloy pa rin ang pag-face ng business sa mga pagsubok at saka mga bantayong challenges and threats. So, kasi nasa maturity stage ka na, huwag ka magiging kampante niya, sinasabi ko. Kasi marami tayong nag-exist na competitors dun sa market at meron ding mga yung mga competitors natin ay marami rin silang naiisip na paraan para makalaban dun sa mas marami sa market, no? So, kailangan ng farmer ng mas bago at mas efficient methods of production and processing. Like, for example, sabi natin may choice cuts. So, dumami na rin na nagbebenta ng choice cuts. Katulad ngayon, ang dami na ng mga, ano bang tawag doon? Yung mga meat shop. Mm-hmm. Baka kailangan mo mag-venture into may timpla na. Uh-huh. Oo, para kasi maraming working mothers na hindi na nakakaluto, makakatimpla o makakaluto, gusto nila. Or baka pagdating ng araw, kailangan nakapouch na, na luto na, mm-hmm. isasaw-saw na lang sa mainit na tubig. Ano? Yun, mga ganon. So, kailangan na dito sa maturity, madiskarte. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. At mabilis ang takbo ng utak mo na kailangan may edge ako doon sa iba. So, pagdating natin sa ganung stage, so, kailangan ay, for example, uy, marami na yung gumagawa ng kapareho ko, baka kailangan ko mag-deliver na. Mm-hmm. So, katulad sa nangyayari ngayong online. Oo, ang dami ngayong entrepreneur. Oh. So, yung problema nga ng entrepreneur ngayon, nabasa ko sa Facebook, sabi nila, sana bumalik na sa dati kasi kaming mga online seller sila na nabili. Sila na lang bumili. Ano. Ngayon, kung hindi ka magiging competitive enough, so kailangan mag-decide ng farmer kung ano ang magiging future ng kanyang business para mabuhay. Kasi kung nasa kanyang pag-iisip ang paraan para manatiling mabubuhay ang kanyang negosyo. So kung ano kailangan niya isipin, ano ang kailangan kong gawin uli, kailangan kong next step, kasi kung napapabayaan yan, o sabi niya, hanggang dito na lang ako, unti-unti magdi-decline yan. Mm-hmm. So, mangyayari dyan, kailangan mangyayari, baka mag-decision siya, ibebenta ko na ba, o ipapasa ko na sa ibang member, or wag naman sana mangyayari na isa-shutdown na. Oh, yun yung pinaka-worst na mangyayari. Pinaka-worst, kasi mm-hmm. kung minsan, nagiging kampante na nga, no? Ngayon, ano ba yung mga sinasabing challenges? So, ang challenges po sa isang entrepreneur, lalo sa mga small farmers, ay yung, sabi ko nga, market-related risk. So, ito yung difficult choices, particularly saang market ba ako dapat mag-produce, aling market. So, for example, yung katulad din halimbawa, yung sa mga prutas-prutas, so, di ba, nauso yung mga juices. Mm-hmm.
So, merong akong alam na ang naisip naman niya, organic juices. Ngayon, kung maganda yung organic, kaya lang, sino yung market mo? Yes. In na in yun eh, kaya lang sino ang market mo? Kasi ang organic, medyo mahal. Hindi ko alam kung bakit mahal, pero dapat hindi siya mahal. Ano? Siguro, kaya siya nagiging mahal kasi maliit ang market. Mm-hmm. Maunti lang, kumbaga maliit lang sila din ma'am yung nagpo-produce. Oo. So kailangan nilang i-cover yung expenses. Mm-hmm. Pwedeng ganun. Ano? So kung magkakaroon naman ng kung sa local markets naman sila magpo-produce, usually ang mangyayari diyan oversupply. No, pag nag-oversupply, like for example sa pagpo-produce ng baboy, ang iniisip ng marami, uy, Pasko, bagong taon, marami mga ngailangan from Undras, ano, from November 1. So, ang nangyayari sa atin, nag-oversupply. Mm-hmm. No, kasi pare-pareho ang thinking na sa panahong yun, maraming mga ngailangan. So, mag-aalaga ako para sa ganun. So, mangyayari, so, sobra naman ang supply. Pag sumobra ang supply, bababa ngayon ang presyo, bababa rin ang kita. Yes. Ano, so, and then another challenge, yung access to finance and credit. So, kuminsan, pag nag-start ka na ng negosyo, since marami ka ng kalaban, marami ka naiisip na mga kailangan mong innovations na gagawin, naiisip mo minsan, kailangan mo mag-upgrade ng equipment. Halimbawa, nandito ka na sa mga process meat, edi naka-manual ka na pag-staffing ng mga longganisa. Ngayon, tumataas na yung demand, so iniisip mo, ay, kailangan ko na ng staffer. Mm-hmm. Eh, medyo mahal na yun. So, kailangan mo nang mag-invest. Ano? So, kailangan mo nang puhunan. So, yung access ngayon doon sa finance and credit, medyo isa sa mga challenges yon. So, halimbawa, katulad ng nakwento ko sa mga kasama ko kanina, may nag contact sa'yo, gusto maging dealer o retailer. So, reseller. Ang problema mo naman, ang layo ng lugar. So, ano ngayon ang magiging takbo ng isip mo? Paano ko mapaparating doon sa aking reseller ang aking produkto? No? So, yung mga ganon. So, yung kailangan ng gastos. So, kailangan pag-usapan kung paano, kailangan ko bang mangutang sa money lender kasi pag mangutang ka, ano naman ang magiging consequence nun? May tubo yun. Kakayanin ko bang ma-cover yung mga tubo? Yung mga gasto, yung tubo na, yung tawag doon, interest ang tawag doon. And then another challenge, yung access to information. So, buti na lang sa ngayon, yung mga sa government ay active na yung mga nasa agrikultura. Pwede kang kumontak sa dahil salamat sa technology kasi may Facebook, may radyo, meron ding text and call, ano? Mas mabilis ang impormasyon. So hindi lang po ang gobyerno ang meron ganyan, ang private sector ay marami rin silang extension workers, hindi lang yung nagbebenta sila ng mga produkto nila, mga gamot at mga feeds, sila din ay kasama sa trabaho nila yung pagbibigay ng extension support. So madali na rin silang contact. Nung una kasi ang iniisip natin, halimbawa sa isang kumpanya, pag yun ang kinontak mo, nasa isip ng farmer, ay, gusto lang akong bentahan. Mm-hmm. Pero ngayon, kung mapapansin natin, pag sila, lahat sa, kahit sa mga seminar, hindi sila dumidiretso dun sa produkto. Kailangan muna nila magbigay ng impormasyon. Kunwari, halimbawa, ang dala nila ay gamot na antibiotic, kailangan muna nilang i-discuss kung ano yung mga epekto sa negosyo, ano yung mga sakit na yon. So, saka pa sila papasok dun sa mga produkto nila. So, yun. Maganda ngayon, meron tayong access sa information. Nung una kasi, medyo problema yan. Also, ang dami ng, may mga message board na rin tayong makikita sa online. Marami na yan. So, ang farmer ngayon ay nakakakuha ng information. So, kalimitan, ang access to information na nagiging challenge ay kung yung farmer mismo ang wala siyang kapasidad. Mm-hmm. Ano na makakuha na impormasyon sa murang halaga o sa o walang gastos na ano. Ngayon, pero maganda ang ating extension workers, they also go to the farmers na. Ano? Low bargaining power is another challenge kasi usually kung mababa ang production level mo at ikaw ay nag-iisa, ang mahirap, paano ka mangungutang at paano ka magbebenta ng produkto mo kung alam mo na nag-iisa ka lang. Pero kung usually ngayon, maganda nga, mga farmers, they have the
cooperatives and associations. So meron na silang mas mataas na o mas malaki na ang posibilidad na hindi sila binabarat. Ano, kasi they can command the price. Yun ang sinasabi. Pero ang totoo, sa ngayon, sa pagbababuyan, ay medyo hirap pa rin tayo doon kasi we have the middlemen. Ano, yes. Hindi naman masama yung may middlemen kasi nakakatulong talaga sa pag-market sila. Pero dapat ay may access ka rin sa information talaga para alam mo kung tama yung presyo na yes. hinihingi sa'yo. Mm. Ano? So, and then access to training related challenges. So, pwedeng ito ay maging challenge pa rin kasi ang alam naman natin ang mga entrepreneurs, especially if you are hands-on sa yung farm, hindi ka basta nakakaalis. Ano? So, ang maganda na rin ngayon, katulad ngayon, nandito tayo ngayon sa school on the air. Uh-huh. So, hindi man ako umalis, basta alam ko lang na may mga ganda makikinig ako, marami na rin akong matututunan. Mm-hmm. But if you want trainings na makaka-hands-on ka talaga, kailangan talagang magbigay ng oras. Bigay ka ng oras. Ano? Yun. Yun yung mga challenges na sinasabi. And kasi, there are some entrepreneurs na they send their staff. And ang kahirapan doon, yung may-ari mismo, kung minsan sila ang hindi nakakaalam. Mm-hmm. So, kung paano gawin yung mga gawain sa negosyo. So, medyo challenge yun on their part. Kasi kung ang nangyayari kung minsan, dahil alam ng mga tao nila kung paano gawin yung mga gawain doon sa enterprise, eh lumalakas ang loob minsan. Mm-hmm. Umaalis. Apo. Pero if you know how to do things, ikaw mismo ay marunong, ay hindi ka matatakot. So, kailangan, very, very important na ikaw as the entrepreneur, alam mo ang mga gawain. Kailangan talagang you have to make your hands dirty yes. para alam mo ang kung paano patakbuhin ang negosyo. At mahalaga po information na binahagi nyo, at least may idea ngayon, yung ating mga nais pumasok sa negosyo, ito yung mga challenges na kailangan kong paghandaan na. At saka parang, ganun po ba yun, ma'am Ami, na hindi sapat na may pera ka lang talaga. Dapat may plano ka before ka mag-establish or mag-put up ng isang negosyo talaga. Yes. Mahirap yung pumasok. Kasi mayroong mga nagsisimula ng negosyo. So, pag-usapan na lang natin sa pagbababuyan. Dahil may pera, ay bili ka agad. Ano? Mm-hmm. So, kailangan may plano. Like, for example, meron akong kakilala na may pera kasi sila. Na nalaman niya na maganda ang pagbababuyan, instead na iplano kung paano ba bumili ng mga inahin, kasi tinuturo namin yan na hindi, halimbawa magtatayo ko ng 30 sow level farm, staggered ang pagbili ng inahin kasi kasama doon sa pagbili mo ng initial stocks mo, ang gastos mo sa housing. Mm-hmm. For example, sa 30 sow level, so kung dalawang beses manganganak, 60 ang manganganak sa isang taon. So, may limang manganganak every month. So, kailangan mo siguro mga anim na paanakan. Ngayon, kung ikaw ay doon sa kakilala ko, meron akong alam na gano'n na, dahil may pera, binili lahat yung 30. Uh-huh. So, pare-pareho yung edad. So, ang mangyayari doon, sabay-sabay manganganak. Uh-huh. So, kailangan mo 30 ang anakan, uh-huh. paanakan. So, nangarag ngayon. Oo, eh magkano ba isang paanakan? Magkano isang paanakan? Naku, di ko alam. Pagpalagay mong 50 mil, ano? Pagpalagay mong 50 mil, o di, cost ng ano yun, ma'am? Yung mismong following ring pen? Pagpapalaki hanggang ano? Hindi, yung pen lang, paanakan lang. Mm-hmm. Kung 50,000 sa 30, magkano yun? Yeah. 00. Pagganahin ng utak. Yung mga mathematician dyan. 150,000. Uh-huh. Samantalang kung in-staggered mo na ang bibilin mo lang ay para sa limang manganganak every month. Uh-huh. So sabi ko nga, mga anim ang kailangan mong paanakan. Anim na 50, 300 lang. Mm-hmm. Mapapaikot mo. Kung gusto mo, ma-maximize mo yung paggamit ng building. So nakaplano yan lahat. Apo. Even yung, kasi hindi lang yung paanakan, ang feeds mo, ang gamot yes, mo. So, sabay-sabay. Iba pang gastos. Oo. Diba? And then, after pag nanganak yon, nakatiwang-wang na yung paanakan. Mm-hmm. Kasi, maghihintay ka na uli ng... May umanak uli na... Aanak uli sila after 6 months. Sabay-sabay. Sabay-sabay uli. So, yun. Kailangan... At yung paglalagyan ng mga biis. Oo. Yes. So, at saka, yung market mo. Mm-hmm. Oo. So, yun, maraming... So, kailangan talaga nakaplano. So, halimbawa, ma'am, na 30 sao level, ilan muna, halimbawa, yun ang kanyang vision. Mm-hmm. Uh-huh. Ilan muna dapat ang stocks niya para makapagsimula? Uh-huh.
So kung may limang manganganak, kailangan bumili ka, ang ibibreed mo mga anim. Mm-hmm. Ano, kung ibibreed mo mga anim times 1.25, mga walo ang una mong bibili. So walo. So kung gusto ni farmer na 30 sao level, walo, pwede ka bumili ng walo. Una niyang inahin. Mm-hmm. Para sa isang buwan, meron siyang 5 to 6 saos na manganganak. Kasi yung walong yon, especially kung nagsisimula ka pa lang, maaari na yung walong yon, hindi naman tutuloy agad na inahin lahat yon. So kung nag-start ka pa lang, baka hindi pa ako magaling pumili. Mm-hmm. O hindi ko pa rin alam kung, kasi pag binili mo naman yan ay dumalaga. Kumbaga, So, lalo na kung ang pinili mo ay medyo mas bata, di ba? Kahit sa tao. Lahat ng bata, cute. Tapos pag pag medyo nagkailad na, hindi na medyo nagkatakit na. Medyo na, at ako nagbibinata na, ay, piki pala. O, ay, sakang pala. So, ganun din po sa baboy. Kasi pumipili tayo. O kaya sabi niya, ay, hindi maganda yung puwerta niya. Parang hindi siya magiging magandang manganak. O ano. So, kaya may selection pa doon. So, maaaring mayroon pa doon hindi tutuloy. O kaya, ina-expect natin lahat yung walo ay mabibreed o mapapakastahan sa barako. Pero, merong hindi, siyam na buwan na hindi pa naglalandi. So, kal na yon. Mm-hmm. Kasi, hindi siya okay. Kumbaga, eh, nung sa simula pa lang, hindi siya malandi. Dalo na pag tumanda, hindi siya malandi. Kasi kailangan natin sa barako ay naglalandi. Sa inahen ay naglalandi. Para kasi ang talaga ng usapan, no? Umaga, no? Kaya siya binili para gawin siyang inahen. Pero kung hindi niya maibibigay yung hinahanap natin, so wala tayong magagawa. Baka maging kutsilyo maisin ang gamot doon, ano? Kutsilyo yung... Oo. Alam so, na kasunod. Di ba? Oh, yan na. So, napaka-importante. Binahagi talaga sa atin ni Ma'am na dapat tandaan itong mga nagpaplano na hindi po porque may pera kayo, go na. Go na. Parang yung pag-asawa, di ba? Hindi, hindi gusto maibigan mo na mag-asawa, mag-aasawa ka na. Kung hindi mo daw yung Tagalog, ayos lang. Dapat pinagpaplanuhan talaga ang lahat, di ba? Yan. Okay, at nako, makasama pa rin natin si Chang Ami o si Ma'am Ami. Pasahin ko lang ilang mensahe, Ate Kima. Mm-hmm. Muna kay Hazelnut Maluping. Magandang umaga po, Kuya Renz, Ate Kim, and Ate Susie. Ate Susie. Sorry. Yan. Watching and celebrating my birthday from Tanawan City. Wow. Happy birthday! baka naman. Ayan. Elvis Abayon, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Kay Ma'am Alice Cabrera, bumabati sa atin ng magandang umaga. Si David Ismana, hi po sa inyo. At si Irene Hernandez, blessed Friday morning everyone. Happy Feast Day of Sacred Heart of Jesus. At si Avi Laraya, good morning sa aming Hasmin, Marie, Lago, Lucy at sa mga members ng Cuenca Farmers Association. Mm-hmm. Si Thomas Perez, good morning po sa lahat. God bless po sa ating lahat. At si Albert Magpantaya, magandang umaga sa inyo. Yan. May tanong ba dyan, Ate Kim? Wala. Meron pa ang mga pabate. Pero meron ding isang nagsasuggest na anong familiar sabi? Daw siya sa'yo, si Katawo. Hindi pala familiar. Ernesto Eseo Senior, taga San Pascual, Batangas po siya. Sinasuggest niya na baka next time pwede ding ma-discuss ang advantage at disadvantage sa pag-aalaga ng baboy damo, gasto sa pag-aalaga nito, kahalagahan sa hanap buhay at mga kailangang lugar, lalo na sa baboy damo. Mm-hmm. Okay. Wild pig o native pig? Ano ma'am? Baboy damo kasi is wild pig. Ah, wild. Oo nga, sa Tagalog. Wild pig. Mm-hmm. Baboy damo daw, ma'am eh. Naku po. Pag-aaralan ni Ma'am Ami yan. Diba? Kung paano. So far, wala pa tayong mga katanungan from our texters. Yes. At dahil dyan, tayo po ba ay nakapagsulat at naitala ang mga binahagi sa atin ni Ma'am Ami. Sana po ay nakinig tayo ng maigi kasi kung hindi po, nako, we miss the chance na manalo po ng 300 pesos worth of load. Sayang yun, di ba Ate Susi? Tama ka, Kuya Renz, no? Malaking bagay na yung 300 pesos na load. Daming pang-unli na nun, no? Isang buwan na yun. At kung meron pa po kayong katanungan, gustong liwanagin o medyo nalalabuan, ay maaari po lamang mag-text sa ating text line 0936-687-1736. Ulitin lang po, 0936-687-1736. Patuloy na tumulok at makibahagi. Magbabalik po kami at huwag pong maglilipat. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng kapibahagi.
Si Kuya Kim po. Pasingit lang po para sabihin na ang heat stress ay banta sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bintahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Bawas init sa katawan para laging ganahan. Plus Pigro Builders para mas malaman at malusugang katawan. Suportado pa ng AKI ng Amerika. New Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Now back to regular program. Anong pantapat sa nagsusulputang sakit ng mga baboy? Bagsik ng Pigrolac. B. Bigyan sila ng Pigrolac Hog Feeds with immune enhancers, pampatibay resistensya. A. Alisin ang virus at bakterya gamit ang Microban GT. G. Gumamit ng supplement pampalusog, Bexan SP. S. Siguraduhin may foot bath sa babuyan. I. Iwasan ang pagbigay ng kaning baboy. K. Kontakin ang Bureau of Animal Industry para sa iba pang impormasyon. Kuya Kim po, ito ang mabagsik na paalala mula Pigrolac at Microban GT. Labang ka, huprotektado ang alaga. Ito ang inyong katiwala sa serbisyo at tunay na balita. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng Kagdohanan. At muli po nagbabalik ang inyong mga lingkod para po sa mga katiwala natin na kabubukas naman ang kanikanilang mga radyo. Kasama po natin ang Chief ng Training Section ng ATI-ITCPH, Ma'am Ami M. Gonzales Eguia. Ayan, mas kumpleto na. Ano po yung M? Kaya nga, kumpletong-kumpleto na. Yan. At kasalukuyan po natin tinatalakay ang tungkol siyempre sa hamon po at hadlang sa pagiging entrepreneur. Ma'am Ami, bago tayo po magpatuloy sa ating talakayan na siyempre ilan po sa mga katanungan din na nais ibahagi ng ating mga katiwala at ating mga nakikinig. At siyempre, doon sa mga interesado po, binabagit po ninyo na hindi porke may pera ay go na. Gustong magnegosyo. Bukod doon, ma'am, ano po yung dapat mahalagang ikonsidera nitong mga nagpaplano po na magnegosyo, particular dito sa pagbababuyan? So, isa sa napakahalagang ikonsidera ay yung basic knowledge doon sa negosyong papasukin. So, sabi ko nga, ang daming nag-aaral sa amin na matagal na sa negosyo, pero late na. Kaya napunta sa ITC page kasi may problema na. So hindi, I assume na hindi yun basta problema. Mukhang malaki na ang problema. So kaya lang sila nakaisip na mag-aral. So kailangan mag-aral ka muna. Alamin mo muna yung negosyo, kung ano yung pinapasok mo. Yes, hindi lang yung how to manage, but the ins and outs of the business. Mm-hmm. Ano ba yung possible na pwede mayar? Kasi kuminsan nagsimula sa ang kaibigan ko, meron siyang alaga, nanganak na ang baboy, tapos nakabenta siya. Maganda, mukhang magandang negosyo, pero ang baboy hindi simpleng alagaan. Mm-hmm. Kailangan dapat mo rin ang tutukan talaga. Tutukan lang. At saka, sabi nga namin lagi, dapat scientific ang pag-aalaga. Hindi yung basta bigay ka lang ng pakain, linis ng ganyan, tapos na. Pero may mga scientific basis kasi kung bakit. Kailan ba pwedeng paliguan? Mm-hmm. Like katulad ngayon ng makulimlim, pwede bang paliguan? At bakit hindi pwedeng paliguan? Giniginaw rin ba mga baboy? Ha? Giniginaw rin po ba? Siguro. Kasi nakakakita ko na nakataas ang balaybo. Hindi, pag ganong nakataas ang balaybo, may nararamdaman yun. Uh-huh. Pero sabi nga natin, ang kapal kasi ng taba nila tsaka yung balat, di ba? Uh-huh. Hindi nga sila pinapawisan. Yun na isang malaking problema nila. Mm-hmm. They don't have sweat glands. So, kailangan, yun pa lang ang dapat alam mo na, na hindi sila pinapawisan. So, pag sa klima, malaki ang epekto nun sa paglaki nila. Mm-hmm. Eh kung ikaw nga pumasok doon sa kulungan na pinapawisan ka, how much more sila na hindi pinapawisan, gano'ng kainit sa katawan. Yes. Yun. Ano? So, yung mga ganun ba? Kaya dapat nga, you know the scientific way of raising animals. Uh-huh. Di ba doon sa ibang negosyo, bago pumasok, eh, may mga feasibility study na ginagawa? Yes. Uh-huh. So ganun din sa pagbubuhay. Yung sa feasibility naman, ang gusto kasi ng magpapautang sa iyo, o ikaw na may pera, maganda yun. Ano? Kasi inaalam mo kung talagang kikita. Yung bang aking pera na i-invest ko dito ay okay lang ba na dito ko ipasok sa negosyong to? Or sa halip na kasi ang baboy, pag binili mo yung iinahinin mo ng January, usually, unang benta mo, baka December pa. Uh-huh. Oo. So, isang taon, ano? Kung finisher ang iyong ibebenta. Pero kung halimbawa, kung ilagay ko na lang sa 45 days naman, ano? Adi, mm-hmm, mas mabilis ang ikot. Oo. Pero, tanong pa rin,
paano ba alaga naman yung manok? Mm-hmm. Mag-aaral so, ka rin. Aaralin mo rin. So, mm-hmm. although sa tingin mo, 45 days lang kasi yon, pero yung balik ng pera, i-compare mo rin eh. Saan ba mas maganda o mas malaki ang ibabalik na pera sa akin? Oh. So, I'm not saying na mahina sa baboy o mahina sa manok. Depende yan sa diskarte. Yes. No? Mm. Yan, may tanong ba dyan, Ate Kim? Related din sa sinabi ni Ma'am Ami na dapat may basic knowledge bago tayo mag-alaga ng baboy, meron lang nagtatanong dito about production from... Hindi ko alam pala kung taga-san siya. Si Ma'am Rosalia Marcelana, good morning po. Tanong ko lang po kung pwede lahat starter ang ipakain sa fattener. Thanks po. Starter daw ma'am para sa fattener. Starter from start to finish. Apo, yun ang pakain. Starter hindi feeds. Po, kasi ang baboy po ay may different stages. Eh. So alam po natin na meron silang pagpalaking baboy, meron tatlong klase ng pakain. Mm-hmm. So meron tayong starter, may grower feed, at saka finisher feed. So depende po sa edad at laki ng baboy ang pinapakain. Kasi pag pinakain mo starter from start hanggang ibenta mo, unang-una mahal yung starter at hindi na siya akma dun sa edad ng baboy. Uh-huh. So, mahal ang production mo pero hindi... Hindi ganun ang paglaki. Oo, kasi baka yung nakukuha niyang sustansya doon sa pagkain ng mas bata ay hindi niya kailangan sa mas matanda na siya. Mm-hmm. So, iba sa tao. Parang sa tao na. Pagka bata, yung gatas, tapos yung lugaw, mm-hmm. o yung kapag edad mo, syempre kanin na. Oh. Alam naman, pag matanda ka, nakalugaw ka pa rin. Pwede din pwede naman, pag sobrang tanda. Pag bumabalik mo sa pagkabata. Yes, yes. Gatas ulit. Yun. No, para sa... Kala mo mama, hindi kami makakalusot. Okay. Hi muna. Good morning kay Belia Lucky. At ito nagpapakita ati sa atin na nanay mo ba? Mami ha, binabypass mo ko. Yes. Binabati niyo yung ITCPH Angels, di ba? Yan at babati rin kami dito sa Munoz Hog and Poultry Supply sa New Market. Thanks sa si Menchi at si Danny Munoz. Good morning po, salamat sa inyong pagtutok. May tanong pa ba? Wala pa. At yes, ngayong umaga ay itutuloy ni Ma'am Ami ang ating balataktakan tungkol sa sinasabi ng H&H, no, hamon at hadlang. So, Ma'am Ami, ano nga po ba ang barriers to entrepreneurship? So, kanina, nabanggit ko yung mga challenges, yung mga hamon. Ano? So, parang halos na mauulit din ito, pero dahil may hamon nga, kung hindi ka marunong sumagot dun sa hamon, magiging balakid o barrier ngayon dun sa iyong pagiging entrepreneur. Yung una, yung poor or absent infrastructure. Oh, so, ano ba yung pinag-uusapan dito? Unang-una, yung farm to market road. Mm-hmm. Kasi kalimitan ang mga farm, lalo kung yan ay babuyan, ay hindi naman pwedeng nasa highway. Mm-hmm. Kasi may... Maraming magre-reklamo. Oo. Unang-una, may magre-reklamo kasi residential yung yes. area. And uh-huh. also, meron tayong batas kasi kung gano'ng kalayo from the main road. From the national highway. And also, farm to farm, meron din siyang nire-require na layo ng dalawang farm. Ang alam ko, 1 kilometer yes, one. Layo nila sa dalawang farm. Para kasi sa biosecurity and saka yung mga health reasons. Ano? Mm-hmm. Also, kung sa national highway naman, ang alam ko, at least 3 kilometers from the national highway. Kasi una nga yung amoy. Ano? Pero ngayon naman, nagagawa na ng paraan yung amoy. Yes, marami ng technology. No? So, ang isang, bakit nagiging problema pa rin ang farm to market road? Sabi ko nga, hindi naman yan inilalagay sa malapit sa karsada. Kailangan din ay malayo para secure din yung farm na hindi basta makakakuha ng sakit. Uh-huh. So, ang kalimitan na nangyayari dyan, halimbawa, dadaan ka sa mga barangay road, o kaya walang karsada, ikaw ang gagawa ng karsada. So, that's malaking gastos. Bakit gano'ng ka-importante yung road na yon? Kasi doon dadaan yung inputs mo. Bibili ka ng feeds, bibili ka ng kung ano-ano. And doon din dadaan yung bibili ng iyong... Oo, yung bibili ng baboy. Oo, hindi naman pwedeng baboy, palalakarin mo 3 kilometro. No, nanggaling sa'yo 100 kilos, pagdating ng 3 kilometro... Tuwas na yung taba. Tsaka baka ayaw ni buyer pag masyadong matarik or masyadong bumpy yung road. Oh, so yun ang isa sa mga balakid. Ano? Another one is yung inadequate storage and market facilities. Halimbawa, sabi ko nga kanina, nag-venture ka na into cold cats, ano, sa ano. So, since marami ang production mo at meron kang mga kausap na sa ganitong araw kukunin, so, syempre, naka-target ka na yan, ano, naka-plano na lahat yan, baka kailanganin mo yung cold facilities, so, kailangan merong storage facilities na paglalagyan ng iyong mga
kinatay na baboy. Mm-hmm. So isa yan sa mga possible na balakid and irregular electricity supplies. Ano? Oh, baka mamaya maraming naka-store dun sa storage na wala ng kuryente. Oo. So, malaking lugi din 'yon. Mm-mm. Hindi ko alam kung may lugar pa sa atin na ang kuryente ay ano, hindi pa ganun ka-stable. Mm-hmm. Pero dati meron akong alam na lugar na may isang farmer na may pera siya. Mm-hmm. May pera talaga siya. Dami yung kakilala may pera, no? Oo, may pera siya kasi dati siyang ano, US Navy, no? So ang target niya ay matulungan yung mga tao sa lugar. Magtatayo siya ng farm, magpapaiwi siya as in para lang matulungan yung mga tao. So ang naging problema niya yung kuryente. Uh-huh. So nakarating kami doon, parang alam ko nag-inaugurate na, kaso biglang nabaliktad na nagkaroon ng problema pagdating sa kuryente. So nangyari, hindi natuloy yung farm. Uh-huh. Napakalaking importansya ng kuryente. And then pangalawa, yung unsupportive laws and regulations. So, sabi dito, ang suporta ng gobyerno ay napaka-importante at kailangan para ma-promote yung entrepreneurship sa farming. Yes. So, maswerte tayo sa Pilipinas kasi unang support na sinasabi dito is yung role ng women sa pag-farming. So, swerte ang Pilipinas kasi wala naman tayong problema, masyadong problema sa ganun ba? Tama ba? Role of women into farming. Kami sa ITCPH, hindi kami ano gender sensitive. Uh-huh. Hindi. Mas ginugusto namin, lalo kung sa pagbababuyan, na ang aming ititrain ay mga babae. Uh-huh. Kasi ano ba nangyayari? Sorry Kuya Rensan. Kayo may pera, no? Ibibigay niyo sa amin yung pera, no? So, ikaw ang bibili ng mga stocks and so on, yung mga feeds, and then magtatrabaho ka. So, mangyayari usually dun sa babae, siya naiiwan dun sa farm. So, kailangan yung mga babae, sila din ay ititrain natin. May sapat na kaalaman. Hindi lang yung tagatanggap ng pera pagbenta. Ano? Sabi nung isang na-train sa atin, ganun palang pagbababoy. Ang alam ko lang kasi, tanggap ng pera pagka nagbenta. Pero, hirap palang alagaan ng baboy. So, yun. Importante na yung mga babae ay binibigyan natin ng halaga na kailangan silang matuto at hindi lang yun ang part nila na sila ay tagalinis o ano. Dapat alam nila natin na ang babae malaki ang role dun sa farming. And also, mga regulasyon sa pagbili ng lupa. Like for example, yung regulasyon din sa saan lang pwedeng lugar pwedeng mag-alaga ng babuyan o magtayo ng babuyan. O okay pa ba na magtayo pa ng farm? Baka hindi na pwede, no? So meron tayong mga zoning na sinasabi. And then ang sinabi nga is sa government pa rin, yung access of finance. Pero ito, sa ngayon, maganda ang programa ng DA kasi meron tayong mga programa na para magkaroon ng access sa finance. Like yung ito ay dun sa ano, sa Agricultural Credit Policy Council, ACPC. Last time natanong to ni Susie, no? So yung meron po silang mga, hindi ko lang madi-discuss in detail, so meron po silang mga katulad ng Kaya, which is Capital Access to Young Entrepreneurs, kasi na-encourage ngayon na yung kabataan ay maging entrepreneurs and they go into farming. So syempre bago sila makakuha ng loan, kailangan ay ang ano nga ng gobyerno, hindi individual. Kailangan by group sila, and dun dadaan yung pera, pero kailangan may capacity building muna. Kailangan may kaalaman. Yes. And also, meron pang isa, yung tinatawag dito, yung Agri-Negosyo Loan Program, yung ANYO. So, yun din ay dun sa ACPC. So, yan, pwede silang maka-access dun sa ACPC para dun sa mga possible na loans natin. And, asa na ako? Andito pa rin po kayo. Barriers, ano? Yes. Okay. Social barrier. So, sabi ko nga kanina, women in business, sa ibang bansa kasi hindi pa ganun kasuportado. Pero sa atin ay suportado na. So, communal enterprises ay medyo acceptable kaysa sa individual. So, magne-negosyo ka ng sarili, pero maganda if you are a member of a group. Ano? And then, ang dito pumapasok din yung extension worker na kailangan alam natin yung ganung mga balakid at importante na matulungan ng mga extension workers, yung mga farmer, kung paano makadeal sa ganito. Kasi yung bargaining nila, yun ang problema, at saka access to loans. And then,
Training facilities, isa din yan sa mga balakid na so na-discuss na natin kanina. Apo. Kailangan lang alam nila kung saan sila pupunta para matuto at in practical skills, that's very important. And suporta ng trained support services and trained extension staff. Marami po yan sa NGO, sa private, sa government, marami po yan. Ang kailangan lang lalapit ang farmer para malaman natin na merong mga ganun. And then market constraints, so poor communication, yun ang isa sa mga balakid. So kailangan talaga yung farm ay meron din naman siyang magandang connection kahit sa telepono lang para maka-avail siya ng reliable and timely market information. And then yung yun nga na-discuss ko na kanina yung farm to market. Yun lang. Siguro isa sa dapat dito ang tanda, diba sinasabi ni ma'am na mas gusto niya sinasana yung mga kababaihan din. Yes. O siguro sa isang pamilya, halimbawa ang negosyo ni pagbubuyan, importante rin na yung bawat membro ng pamilya may sapat family din na kaalaman. Oo. At saka, while they are still young, turuan na natin. Paintindi natin na yung pagfa-farming ay hindi lang yung basta pag nadudumihan ka. So lalo ngayon sa nangyari sa atin, lahat tayo ngayon nagtatanim, di ba? Yes, so natuto. Natuto tayo at nakaka-enjoy naman pala, no? Ang dokrot nga nag-aalaga ng manok. May mga pangalan pa. Oo, buti nang wala pa. Nakita natin yung importansya kumbaga. No? Yan. May tanong ba dyan, Ate Kim? Wala pa. Okay, yan. So siguro na rin niyo po mga katiwala, sana po ay nakapag-take notes tayo. Sayang po kasi yung load kung ako lamang po ay pwedeng sumali, nako sana ako po ay laging panalo. Yan. At o inaas ko lang gabatiin muna bago si Ate Kim, si Tita LV Kulya, nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo, Tita LV. Okay. Ayan, malinaw naman po mga katiwala ang ibinahagi sa atin ni Ma'am Ami patungkol sa pagnenegosyo. Sana po ay nakinig tayo sa lahat ng ibinahagi sa atin. At bago po ang ating break ay binabati natin ang ating mga katiwala buhat sa iba't ibang sulok ng Batangas at sa ITCPH staff, lalo't higit sa aming Center Director, Dr. Ruth S. Miklatsonako. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Ang tanong of the day at ilan pang clarification mula sa ating mga tagapakinig, makalipas lamang po ang mga sumusunod na patalastas. Napapakinggan sa radyo at napapanood sa cable TV at internet. Ito ang inyong katiwala sa serbisyo at tunay na balita. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng katotohanan. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Totoo sinasabi ko. Ang pinakaabot kayang Pigrolac, binili ko na. Patunayan mo. Ito, Pigrolac Vital at may sukli pa. Walang bola. May Balanced Nutrition at Pigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Suntaman. Bexman. Maging babay ka man. Huwag naman. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Face. Lamang ka sa abot kaya. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng kagdohan. At eto na po mga katiwala, eto na po ang inaabangan natin. O inaabangan po ninyo kasi hindi pala ako kasama. The moment of truth, kaya ilabas na po ang ating mga cellphone at itype ang inyong pangalan, space, address, space, letra ng tamang sagot at isend po sa numerong 0936-687-1736. Sinulit po natin ang ating numero na pwedeng pagpadalhan ng inyong sagot, 0936-687-1736. Matapos po basahin ang tanong ating inyong. At para sa ating tanong of the day, makinig pong mabuti. Alin sa mga sumusunod ang hadlang sa entrepreneurship, no? O pagnenegosyo? Letter A, magandang infrastruktura. Letter B, suporta mula sa gobyerno. Letter C, bihasa sa ginagawa. And letter D, kakulangan sa tamang pasilidad. Paunahan po kayong mag-text at mamaya po natin sasabihin ang ating lucky winner of the day. Yan na. Maraming salamat Ate Kim sa iyong katanungan at sa ating mga katiwala. Yan na. Siguro ay bigyang daan na natin si Ma'am Ami para sa mga karagdagang impormasyon. O baka may mga mensahe po kayo o panawagan sa ating mga nakikinig. Ma'am Ami, nasa niyo po yung pagkakataon na?
panawagan. O, oh, mamaya, o, oh, mensahe pa. Text sa akin. Sa entrepreneurship, naging consultant na. Yung mga ano, no? May chinichismis nyo. Okay, so, final words na ba? Okay. So, hiramin ko lang po yung sinasabi ni Bo Sanchez. So, sabi niya, never focus on your problems. Focus on your possibilities. The problems will pull you down. The possibilities will push you up. Wow. Ganda, no? So, yun po. Huwag po tayo mga maging negative thinker. Always stay positive, ang ibig ko sabihin. So, okay lang po ang kumonsulta para din po yung sa pagtatrabaho, find a mentor na maggagabay at mag-aakay sa iyong negosyo. Andyan po ang mga ahensya ng gobyerno, andyan din po ang mga nasa private sector na handang sumuporta. At syempre, maraming mga business people na willing din na mag-share through their experiences, and alalahanin po natin kung ano man po yung ating mga nagiging experiences, we have to look at them as lessons para po mas mapaganda natin ang ating negosyo. Yes, ayan. Maraming salamat po, Ma'am Ami. At eto na, Ate Kim, may nanalo na ba? Oo, ayan. Dami pa nagtetext pero may nanalo na. Eto na ang hinihintay ng lahat. Ang tamang sagot ay letter D, kakulangan sa tamang pasilidad. At ang nanalo ay mula sa bayan ng Talisay, walang iba kundi si Ma'am Marivic Atienza. Congratulations po. Yes, congratulations po. And syempre, after ng ating tanong of the day, meron ulit tayong lucky 10 winners para sa unahan ulit mag-text, hindi para Apo. Pumunta dito. Iyan. Unahan po kayong mag-text ng ating hashtag of the day. Medyo mahirap yung ating hashtag kasi World Sauntering Day pala today. Wow. Wow, diba? Mamsipake so, ulit. Ano yun ulit? World Sauntering. Hindi ko alam kung tama yung aking pagka-pronounce. Pero ano ba ibig sabihin nito? This day is observed annually to make people remind to slow down and enjoy life as possible instead of rushing always. Aww. Oh, 'di ba? Hinay-hinay lang, yes. Take time. Chill. Oo. Kailangan natin mag-pause at mag-isip ng tama. So, ang ating hashtag of the day ay papalitan ko para madali. Hashtag of the day ay hashtag slow down. Oo, ayan. So, paunahan po kayong mag-text and mananalo po kayo ng ating Pigrolock t-shirts katulad ng suot ni Ma'am Susie. Yan, ating model. Yan. So, text na po kayo ng ating hashtag of the day, hashtag slow down. Ayan, baka may ilang final words si na Ma'am Susie bago tayo magtapos, yes, Kuya Renz. Ate Susie. Hiramin ko lang yung sinabi ni Ma'am Ami, no? Push and push. Copy paste lang. No? Okay po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga at sa susunod na Biyernes po ulit. Yes. Hanggang sa susunod na linggo, kami po inyong abangan. At syempre, punong-puno pa rin po ng kabuluhan, balitaktakan, at syempre, pagmamahal. Magsama-sama pa rin po tayo sa susunod na programa ng Pig-aralan Serye, Huntahan at Talakayan sa Pagbabuyan. Cable TV at internet. Ito ang inyong katiwala sa serbisyo at tunay na balita. 95.9 Radyo Totoo. Lakas ng Kagbohanan. Isang magandang umaga po.